Alright, hello everyone. Welcome sa bago nating lecture. This time, developmental psychology tayo. We are going to talk about the last stage of the human life, old age. Share ko lang yung slide ko. Ayan. So my favorite passage in connection to old age galing sa Proverbs, gray hair is a crown of glory. It is attained along the path of righteousness. As we go along, i-connect natin to sa konsepto ng old age. First things first, how do you know na matanda ka na? May mga clues yan. Sabi ng isang quotation, there's one advantage to being 102, there's no peer pressure. Bakit nawala na yung peer pressure? Kasi yung mga kaibigan mo, mga deads na. Nung chinek mo yung class list, nakita mo na ikaw na lang yung natitira doon sa class list. No? Kasi tuwing may namamatay kang classmate, kino-cross out mo, ikaw lang yung nagtagal hanggang 102. So most likely, kapag yan ang nakita mo, ikaw na lang ang buhay sa class list, most likely, matanda ka na. May isa pang quote, sabi, in youth, the days are short and the years are long. In old age, the years are short and the days are long. Bakit mahaba ang araw mo? Bakit marami kang oras? Kasi wala ka na masyadong responsibility. The society has become very lenient to you. Hindi ka na binibigyan ng trabaho, retired ka na. Hindi ka na nag-aalaga ng apo, wala ka ng mga assignments. So ang dami-dami mong oras. Contrast to when you were in young adulthood or even in adolescence, naalala nyo, kulang na kulang yung oras. Gusto nyo sana 30 hours a day sa dami ng gagawin ninyo kasi ang dami nyo pang responsibilities. Daming assignments, daming trabaho, ang daming meetings, ang daming dapat ipasa, kulang na kulang yung oras. So kapag napansin mo, na ang dami-dami mo ng oras because you have no more responsibilities, most likely, matanda ka na. Alright? So those are some of the clues na talagang nasa old age ka na. Pero syempre, kung ibabase mo to sa biological age, ang basihan natin na old age ka na is around 60 or 65. Actually, nagbabago-bago yan in different textbooks. So around that range, 60 to 65, you have officially entered the last stage of the human life, which is old age. Ngayon, etong lecture na to, I want to answer one question, how to achieve a quality life in old age. Karamihan kasi ng mga tao may misconception na ang old age ay masama. Kaya maraming takot tumanda. Kasi pag matanda ka na, lahat is falling apart. Your health falls apart, relationships fall apart, wala ka ng career, ang dami mo ng sakit. So kapag ganyan yung tingin mo sa old age, very negative, ang epekto niyan, ayaw mo nang tumanda. And most people, ganyan talaga ang tingin sa old age, kaya kinatatakutan. Hindi ganun ka-positive ang tingin sa old age. Now, in this lecture, gusto kong i-improve yun. Because psychologists, specifically developmental psychologists, have done a lot of research on how to make your old age more positive. In a more developmental psychological terms, ang tawag dyan, successful aging. It's a very busy area of research. Maraming mga psychological ingredients na kapag present sa old age mo, most likely, maganda ang pagtanda mo. Successful ang aging mo. So it's possible, yun yung thesis ng lecture natin ngayon, na kahit old age ka na, kahit matanda ka na, kahit thunders ka na, maganda pa rin ang kalidad ng buhay mo. Paano mangyayari yon? Ano yung mga bagay na dapat meron ka? Ano yung mga yon? Yun ang i-discuss natin in this lecture. Paano mag-successful aging? I-connect na natin dyan yung Proverbs. Kahit old age ka na, pwede ka pa rin maging glorious. Yon. Sabi dito, gray hair is a crown of glory. So how can you become glorious even if you are already old? Pag-aaralan natin yan. So as always, in DevPsych, every time we discuss a new developmental stage, lagi natin ginagamit yung outline ng four domains of human development. Physical, cognitive, emotional, and social. Simulan natin sa physical. The term to remember in old age is senescence. Ito yung kabaliktaran ng adolescence. If you remember ang adolescence, para siyang sunrise. Paakyat pa lang. Diba? So, in adolescence, nagsisimula nang mag-develop lahat ng sistema ng katawan mo. Tapos, yung pinaka-tuktok nun,
young adulthood. If you remember, young adulthood is the healthiest period of a person's life. Kasi lahat ng physical systems natin have already achieved full maturity. Alright, so adolescence, tapos papuntang young adulthood, yun yung rise hanggang sa tuktok ng development. Pag senescence naman, sunset na, bumababa na. There is already a decline in physical functioning. Like what? Ano yung mga examples na bumababa na ang kalidad ng katawan ng tao during this stage? Ayan. Number one, humihina ang mga muscles. Number two, humihina ang breathing capacity because our lungs lose its elasticity. So, marami mga matanda, hirap huminga, hirap silang makasagap ng hangin. That's why during the pandemic, sila yung isa sa mga populations na bawal lumabas. Given their decreased breathing capacity, in danger talaga sila na magkaroon ng COVID. Baka ikamatay nila, no? Number three, heart ailments. In fact, this is the top killer ng mga matatanda, mga heart diseases. Cardiac arrest, heart attack, so on and so forth. Very prone ang mga matatanda dyan. Number four, ang mga senses, pumapalya na rin. Lumalabo ang mata, humihina ang pandinig, even the sense of taste, it's compromised. So yung dila, yung nerves natin dyan, yung taste buds natin dyan, humihina yan pagtanda natin. Kaya kapag ang matanda nagluluto ng sinigang, di ba, anong mapapansin nyo pag tinikman nyo yung sinigang niya, sobrang asim. Bakit? Kasi habang tinitikman nyo yung sinigang nung niluluto niya, sa panlasa niya parang wala pang kaasim-asim. So dagdag siya ng dagdag ng pang-asim without realizing na sobrang asim na. So nung pinatikim nyo yung sinigang sa mga younger people, sobrang asim. Yun yung explanation doon, no? At pag natikman nyo yung sinigang na sobrang asim, huwag nyo nang i-comment sa matanda na sobrang asim. Kasi isa sa mga epekto ng pagtanda, matatampuhin. So kapag sabihin mo na sobrang asim ng sinigang, baka magtampo pa yan, never na magluto yan. Diba? So tiisin mo na lang. Kainin mo na lang yung sinigang kahit sobrang asim, no? What else? Number five, they are very prone to brain atrophy. In fact, very common ang Alzheimer's disease among people in old age, mamaya pag-uusapan natin yan. And number six, humihina ang immune system ng mga matatanda. Which is another reason kung bakit sila yung mga bawal lumabas during the pandemic. Mahina ang baga, mahina pa ang immune system, talagang mataas ang chance na kapag sila dinapuan ng COVID, most of the time, they will not make it. Alright? Now, the thing is, physical decline in old age does not have to be severe. Kasi ayan na naman tayo. Kaya maraming tao ayaw tumanda kasi ito yung mga mangyayari. May good news naman. Although mangyayari yan, meron tayong pwedeng gawin to lessen the intensity of these failures in our physical body. Kaya nga sabi dito, it does not have to be severe. Hindi naman kinakailangan sobrang lala, sobrang bilis ng pagbagsak ng katawan natin, meron tayong mga pwedeng gawin. And according to studies, what are those activities na kapag ginawa nyo, most likely, babagal or hindi ganun ka-severe yung pagbagsak ng katawan. Number one, maintenance of physical activity, also known as exercise. Kaya mahalaga ang exercise. Pinapabagal niya yung pag-age, yung pag-decline ng physical functioning. Lalong-lalo na ng muscle, lalong-lalo na ng movement. Nasusustain mo yung muscle and movements mo kapag ginawa mong lifestyle yung pag-exercise. Kaya sinabi ko nga dito, no? You read the important note. Physical activity must start at younger years. Dapat yung pag-exercise, ginagawa to during younger years. Ginawa mo siyang lifestyle. Iba yun sa life change. Diyan nagkakaproblema yung marami mga tao. Kaya matindi ang physical decline nila. Marami mga tao, kailan lang sila nag-physical exercise nung nag-65th birthday na sila. So habang nagbo-blow sila ng cake, sabi nila sa sarili nila, simula ngayon magbabago na ako, araw-araw na ako mag-exercise kasi matanda na ako. Mali. That's already late. Alright? Hindi na ganun ka effective. Hindi na ganun ka lakas yung epekto ng exercise sa katawan mo kapag sinimulan mong matanda ka na. Sabi nga, dapat younger years pa lang, ginawa mo ng lifestyle. Teenager ka pa lang, nag-exercise ka na. Nasustain mo hanggang young adulthood, middle adulthood, and by the time you reach old age, hindi ganun katindi yung pag-decline ng katawan mo because you have made exercise your lifestyle, not a life change.
Another physical factor na magpapabawas ng intensity of physical decline would be healthy eating. Again, nagsisimula dapat ang healthy eating during younger years. Ginawa mong lifestyle. Bata ka pa lang, teenager ka pa lang, madisiplina ka na sa mga kinakain mo. Hindi ka masyado kumakain ng matatamis, hindi mo masyadong kinakain yung mga pagkain na mataas ang kolesterol, maraming taba, maalat, you drink enough water, disiplinado ka sa mga kinakain mo. Again, kailan dapat nangyayari yan? During younger years. Kasi kapag matigas ang ulo mo, ginawa mo na namang life change yan, habang nagbublow ka ng cake, yan ang sinabi mo sa sarili mo, simula ngayon, hindi na ako magsisisig. Simula ngayon, hindi ko na kakainin ang taba ng mga baboy. That's already late. Nagkaroon na ng cumulative effects yung mga lason na kinain mo during your younger years. At yung mga lason na yon, yung mga cholesterol na yon, yung mga alcohol na yon during your younger years, yung mga epekto nun, bubuhos yan during old age. Kaya bibilis na naman yung physical decline mo because of your undisciplined healthy diet or undisciplined eating habit, I mean, during younger years. Diba? Kaya yung mga taong ganyan, hindi healthy ang kinakain during their younger years, road yan to hypertension, diabetes, and heart disease during old age. Diyan lalabas yan sa old age. Kasi hindi nga naging maingat sa mga kinakain during younger years. Another physical factor that can lessen the physical decline in old age, dapat wala kang bisyo nung lumalaki ka. O, ganun na naman. Mali na naman yung idea na habang nagbublow ka ng 65th birthday cake mo, sasabihin mo sa sarili mo, simula ngayon, ititigil ko na paninigarilyo ko. Ititigil ko na ang pag-vape ko. Ititigil ko na yung pag-inom-inom ko. That's already late. Avoidance of vices must start during younger years. Ginawa mong lifestyle. Hindi ka naninigarilyo, rather nag-exercise ka. Hindi ka umiinom, rather kumakain ka ng gulay. It should start during younger years. Lifestyle than life change. Yun yung tatlo. Ulitin natin para hindi nyo malimutan. Paano nyo pababagalin yung physical declines? Dapat bata pa lang kayo, minemaintain nyo na yung physical activity, minemaintain nyo na yung healthy eating, at ina-avoid nyo na yung mga bisyo. Now, for those of you who are young, you are not yet in old age, at narinig nyo to, you're so blessed. Because that means, meron pa kayong time to adjust. In case ginagawa nyo yung mga yan, pwede nyo pang itigil habang wala pa kayo sa old age. Kasi there are times, no, dinideliver ko tong lecture na to sa mga matatanda, punong-puno sila ng pagsisisi whenever they hear this. Kasi nandun na sila eh. If only they had known these things earlier, naka-adjust pa yung behaviors nila, baka hindi ganun katindi yung physical decline nila. Baka hindi ganun kalala yung mga sakit nila. That's why for those of you who are watching this and you are still young, wala pa kayo sa old age, ngayon pa lang, pwede nyo nang baguhin. Pwede nyo nang i-adjust yung lifestyle nyo in case you are not doing this, you are not doing this, or you are not doing that. Currently, nagbabasa pala ako ng libro. For those of you who are book lovers there, I highly recommend basahin nyo itong Blue Zones. This book is about collecting different studies, researches from all over the world, answering one question, which is, paano humahaba ang buhay ng tao? Okay? And this book, meron siyang 9 chapters representing the 9 lessons kung paano maging mahaba ang buhay. Ito yung general outline yan. Move naturally, belong, purpose, love ones first, downshift, right tribe, 80% rule, wine at 5, plant slant. Kung gusto nyong malaman yung mga ibig sabihin yan, basahin nyo tong libro. Ang common denominator ng 9 na yan, pampahaba yan ng buhay. Okay? Let's now move on to cognitive factors that happen during old age. Unang-una, pumapalya ang memory. Many old people have very poor recall abilities. Mahirap na sila makaalala. Mahirap na sila makapag-recognize. Lalong-lalo na ng mga pangalan. Facial recognition, humihina. So kapag nakita nila yung mga anak nila, it takes time before they can say the name. Minsan iisipin pa nila kung sino ba yung kaharap nila. Ano nga ba pangalan ng ganitong apo nila? Yan, parte yan ng pagtanda. Especially memory of events, also known as episodic memories.
pumapalyan na yung mga memories nila of events in their lives na parang imposible nilang malimutan. Yan, parte yan ng pagtanda. Minsan nalilimutan nila yung birthday nila, nalilimutan nila saan nila na-meet yung asawa nila, nalilimutan nila kung anong nangyari in a particular place na super special, parte yan ng pagtanda. Like, nalimutan nila na sa Sofitel pala sila nag-celebrate ng ganitong anniversary. Imposibleng malilimutan yon, pero dahil tumatanda na, baka hindi nga na niya maalala na nag-Sofitel sila in the first place. Ganon katindi ang epekto ng pagtanda in memory. What else? Tumataas din yung tip of the tongue phenomenon nila. Yung nasa dulo na ng dila nila, alam nila yung word na gusto nilang hanapin. It's just that they cannot verbalize it. Dumadami yung ganyan nila. Slower recognition skills, sinabi ko na yan. And of course, tumataas yung chance habang tumatanda sila na magkakaroon sila ng Alzheimer's disease. Especially after age 70. After age 70, for every year that you survive, tumataas yung chance na most likely baka magkaroon ka ng Alzheimer's disease. Now, let's zoom in on Alzheimer's disease. Maybe a lot of you already knows, no? Ang Alzheimer's disease, hindi siya psychological disorder. Rather, it is a brain disorder. Something's wrong with the brain. It's a physical disease. Ito ang utak ng tao na walang Alzheimer's disease. Pag namatay ka, wala kang Alzheimer's, ito itsura ng utak mo. Pero pag na-deads ka dahil sa Alzheimer's, yan ang itsura ng brain mo. As you can see, lumiit yung brain. Nagkaroon ng maraming spaces in between yung brain. Bakit? Kasi sa Alzheimer's disease, namamatay ang mga brain cells. Because of the plaques and tangles. Yan, mga technical medical terms na yan. You can just read that on your own. So those plaques and tangles, pinapatay niya yung mga healthy brain cells, kaya lumiliit yung brain. Literal. When a person has Alzheimer's disease, ang brain nag-shrink, lumiliit, gumagaan. At habang lumiliit at gumagaan ng brain, ang daming mga cognitive effects dyan na negative. Kaya nga ang Alzheimer's, no, according to stages yan eh. May early stage Alzheimer's, may late stage Alzheimer's. And as the disease progresses, dumadami yung mga negative cognitive effects. At ang masama pa dito, ang Alzheimer's walang gamot. Irreversible yan. The best we could do is to slow down the progression of Alzheimer's via medication. Wala tayong pwedeng gawin para totally mawala ang Alzheimer's disease. Alright? Pero, meron pang hope dito. According to researchers in the field of neurocognition, merong isang way para ma-slow down yung progression ng Alzheimer's na walang kinalaman sa drugs. And you know what's that? They discovered the use it or lose it principle. The more you use your brain, the more you practice your cognitive functions, less likely, bumababa yung chance. More likely, hindi ka magkakaroon ng Alzheimer's, or kung may Alzheimer's ka na, tapos pre-practice mo to, mas babagal ang progression ng Alzheimer's. Ang tanong, paano nila nalaman yan? Anong research ang basis ng use it or lose it principle in dealing with Alzheimer's disease? The Mankato Nun study. For those of you who are studying DepSych, dapat alam nyo to. One of the most popular studies in DepSych, specifically in old age. Ang Mankato, lugar yan sa Amerika, specifically in Minnesota. Merong isang kumbento doon, nandoon ang mga Mankato nuns. And what's so amazing about these nuns is, etong mga nuns na to, pumirma sila ng kontrata. Ang nakalagay doon, they are giving their brains to science when they die. So kapag ito mga namatay, merong permit yung mga researchers dito na bubuksan yung ulo nila, kukunin yung brain para pag-aralan. And by the way, a lot of these Mankato nuns are diagnosed with Alzheimer's disease. So bakit nila idodonate yung brain nila for science? Para mapag-aralan yung nature ng Alzheimer's disease, hoping that one day, pwedeng masolusyonan yung Alzheimer's disease. Ngayon, balik tayo dito sa use it or lose it principle. Dito nang galing sa Mankato Nun study yung principle na yan. Bakit? Anong nakita nila sa Mankato Nun study? Many of these Mankato nuns, meron silang mga full-blown Alzheimer's disease, late stage, yet, very amazing, many of these nuns are not even showing symptoms that they have advanced stage Alzheimer's. So, nagtanong yung mga researchers, bakit ganon? At doon nila nalaman na ang brain pala, kapag ine-exert mo yung effort,
isip ka ng isip, gamit ka ng gamit ng mga cognitive skills mo, nagkakaroon ng new neural connections in the brain. So, nakaka-cancel out yung epekto ng Alzheimer's disease. Nagigets nyo? So, because of the Alzheimer's disease, magdi-delete siya ng mga neural connection. Pero dahil gamit ka ng gamit ng brain mo, very active ka, bumubuo ng mga bagong neural connections. So, halos ganun pa rin. Now, i-slow down yung progression. May madi-delete na neural connection, pero dahil mentally active ka, mapapalitan ng bago. So, makakancel out yung pagkawala ng neural connection ng mga bagong neural connection via mental effort. Eh, yun yung lifestyle ng mga Mankato nuns eh. Yung mga nuns na ganito, may full-blown Alzheimer's pero walang mga simptomas, ano ang common denominator? Very mentally active. Talagang they solve puzzles, they talk to different people, they still read books, they still do their hobbies, they do a lot of physical exercise. Kaya yung brain nila, buo ng mga bagong neural connections, nakakancel out yung effects ng Alzheimer's disease. From there, doon nila nalaman yung principle ng use it or lose it. Yan. So, mas isip ka ng isip, mas bumababa yung chance na magkaka-Alzheimer's ka, mas bumabagal yung progression ng Alzheimer's just in case na meron ka ng Alzheimer's disease. Some other information about Alzheimer's disease. Number one, meron yung genetic basis. Ibig sabihin, kapag may kamag-anak ka na may Alzheimer's disease, most likely pagtanda mo, magkakaroon ka rin. Lalo na kapag yung kamag-anak na yon malapit sa'yo genetically. Like, let's say parents mo, pareho sila nagkaroon ng Alzheimer's. Oh, ikaw yung anak. So, meron ka raw 50% chance na magkakaroon ka ng Alzheimer's when you grow old. Kasi yung genes na nagkikerry ng Alzheimer's, most likely na-inherit mo yon from your parents. Number two, ito yung sinasabi ko kanina, but mental effort helps lessen the probability. So, kung alam mong meron ka ng genetic basis for Alzheimer's disease, genetic risk, para ma-cancel out mo yon, dapat gawin mong lifestyle yung mental effort. Isip ka ng isip, gamit ka ng gamit ng cognitive skills para ma-cancel out yung probability na magkakaroon ka ng Alzheimer's kasi meron kang genes for that. Diba? And number three, it's very unpredictable. In fact, huwag ka rin pasigurado na kahit wala kang genes sa Alzheimer's, sureball, hindi ka magkakaroon ng Alzheimer's. Because we also have cases where a person develops Alzheimer's, pero pag-aralan mo yung background niya, wala naman siyang genetic predisposition na ng Alzheimer's. Walang may Alzheimer's sa pamilya niya, siya yung kauna-unahan. Which tells you na hindi lahat ng Alzheimer's genetic. Minsan nagkakaroon ng problema sa development ng brain kahit walang genetic reason. So, wag ka rin pakampante. Pero again, paano labanan ang Alzheimer's? It's all about mental effort. In fact, if you take a look at this slide, no? Ito yung mga reasons bakit ang Alzheimer's unpredictable eh. Ito yung mga different quadrants. May genes ka for Alzheimer's, tapos wala ka pang effort na mag-isip, yan. Yan yung matataas ang chance na magkakaroon ng Alzheimer's. Or, wala ka namang genes for Alzheimer's, pero hindi ka mahilig mag-isip, hindi mo masyado ine-exercise yung cognitive capacities mo, mas mataas din yung chance mo na magkaka-Alzheimer's ka. So, among these four, ang pinakamababa ang chance na magde-develop ka ng Alzheimer's would be yung dalawa na merong effort. Whether or not meron kang genes for Alzheimer's, basta nag-e-effort ka, ginagamit mo yung brain mo, use it or lose it principle, bumababa ang chance na magkakaroon ka ng Alzheimer's disease. Alright? So, anong mga mental efforts ba yung magandang gawin para bumaba yung chance na magkakaroon ka ng Alzheimer's? Researchers were very specific on this. Ito raw yung mga activities, no? Na kapag lagi mong ginagawa, bumababa ang chance na magkaka-Alzheimer's ka. When you read books, kaya dapat ginagawa nyo yung lifestyle yan, at least 1 month, 1 book. Pagsusulat, lagi kang may kinakausap verbally, tapos na i-stimulate ka cognitively doon sa kausap mo. When you are solving puzzles, and number 5, I want to emphasize on this, hindi ka nagre-retire, lalo na sa mga matatanda. Ang problema kasi sa kultura natin ngayon, mali ang picture natin ng retirement. When you ask Filipinos today, anong ibig sabihin ng retirement? Picture yourself. Anong ginagawa mo kapag nag-retire ka? Karamihan ng mga Pilipino, ito ang sasabihin. Retirement means wala ka nang gagawin. Hindi ka na masyado mag-e-effort.
uupo ko na lang sa ugoy-ugoy mo, uupo ko na lang sa tabing dagat, tapos tititigan mo na lang yung dagat maghapon, yan ang retirement. Mali yan. Kaya nga sabi ko, meron akong ex dyan, diba? Yan, mali. Hindi ganyan ang tamang picture ng retirement. Ang retirement, ibig sabihin lang yan, it doesn't mean hindi ka nagagawa ng kahit na ano. It just means meron kang ibang gagawin, iiwan mo na yung matagal mo nang ginagawa being an employee. Yun dapat ang definition ng retirement. Nagigets nyo? So pag nag-retire ang isang matanda, hindi dapat ganyan. Maaga mamamatay yan. Kapag ang matanda nag-retire, hahanap lang siya ng ibang gagawin. Active pa rin siya. No? And in some states, tinutulungan nila yung mga matatanda nila to apply that principle. Like in this case, itong picture na to coming from Chile. Merong Starbucks doon na ang requirement na sa Starbucks na yon, lahat ng staff nila, mga senior citizens. This is their way of encouraging old people in that place to sustain their activity even after retirement. Siguro wala na kayo sa mga opisina, hindi na kayo umaattend ng mga meetings, pero pwede pa rin kayo magtimpla ng kape. Never stop doing something. Yun yung rule sa aging. Sa Pilipinas, I think meron naman tayong mga batas, no, na ginawa to encourage our old people to stay active kahit na matanda na sila. So may mga organizations, ang alam ko, no, correct me if I'm wrong, may mga batas tayo na kapag may certain number of matatanda sila na nasa workforce, meron silang mga tax exemptions. Lumiliit yung tax nila para ma-encourage yung mga organizations na mag-hire ng mga matatanda, therefore para ma-encourage yung mga matatanda na maging active pa rin. Para marami pa rin silang options sa pwedeng gawin even after they retire. Kaya nga si Manong Johnny Enrile, oh, it's a good example. Kahit 100 years old na siya, may trabaho pa rin siya sa government. If I'm not mistaken, kinukonsulta pa rin siya about constitutional matters. O, diba? So maganda yan. Ginagamit pa rin ni Manong Johnny yung kanyang cognitive skills kahit 100 years old na siya. Hindi yung maghapon lang siyang nakatulala sa bahay. Right? Maybe that's one of the reasons kung bakit in the first place umabot siya ng 100 na wala siyang Alzheimer's disease. Diba? Another thing that happens during old age in the cognitive level, tumataas naman ang wisdom. Ito ang patunay na hindi naman lahat ng bagay during old age bumabagsak. May isa ring gumaganda, may isang nag-i-improve, tumataas ang wisdom ng mga tao. Anong ibig sabihin ng wisdom? The ability to apply relevant knowledge in an insightful way, especially to different situations from that in which the knowledge was gained. Or, sa simpleng English, ano ang sagot mo sa question na to? How to live life the right way? Wisdom yan. Kapag kaya mong sagutin itong question na to, paano mamuhay ng tama? Ibig sabihin, punong-puno ka ng wisdom. At ang mga tao na kayang-kayang sagutin to, most likely, yung mga matatanda. Because of their life experiences, ang dami nun, nakakolekta sila ng mga principles that help them answer this question. Alam nila how to live life the right way. Kaya ang mga matatanda na alam ang sagot sa tanong na yan, ang magandang gawin nila sa society, mag-advise, mag-mentor ng mga tao na hindi alam ang sagot dito. At sino yon? Most likely, younger people. Kasi ang mga younger people, nagtatrial and error pa yan eh. How to live life the right way. Eh kung may kasama silang matanda, may nagme-mentor sa kanilang matanda, natuturuan sila, nabibigyan sila ng wisdom at a very early age. Kaya sa Bible, yung mga books of wisdom, mga sinulat ng matatanda yan. Like the book of Ecclesiastes and Proverbs, punong-puno ng advice yan eh. How to live life the right way. Direct to the point. You do this, you do that. Don't do this, don't do that. Tanong, saan galing yung mga ideas na yan sa isang matanda? Si Haring Solomon. At yung iba niyang mga advisors. Yung iba kay King David. Right? So, yun, no? Kaya ang application dito, no, in connection to pagtanda, marami silang mga wisdom, eh, pwede nating, ano, gamitin yan. Para mas mapabuti yung buhay natin, let's seek wisdom from old people. Oh, and you can apply this in the micro level and in the macro level. In the micro level, within the family, yung mga young people in the family, pwedeng mag-benefit sa wisdom ng mga lolo at lola.
Kaya ang maganda, yung mga anak, laging kausap ang mga lolo at lola kasi nakaka-impart sila, nakaka-absorb sila ng wisdom coming from people who are old. Ikumpara mo naman kung yung mga anak mo ang laging kausap yung barkada. Eh yung barkada ang bababa ng wisdom niyan eh. Marami diyan kalokohan. 'Di ba? Oh, kapag yung mga anak lagi kinakausap ang lolo at lola, 'yan ang advantage. Nakakaroon sila ng wisdom. Nagiging matalino silang mga bata. In the macro level naman yung mga organizations, oh, sino ang mga board of directors? Sino ang mga consultants in different organizations? Anong age group? Most likely mga matatanda. It makes sense. Bakit mo sila kinukonsult? Kasi matagal na sila doon sa field where your organization is in. So yung mga experiences nila, yung mga advices nila, pwedeng i-apply ng organizations na kumukuha sa kanila as consultants. Yun. Kaya ang bottom line dito, ang mga matatanda, hindi sila useless. Meron kasi mga societies, ganyan ang tingin sa mga matatanda, useless. Wala nang silbi, mali. Malaki ang role ng mga matatanda to improve the life of a society. They should impart wisdom to us, the younger members of the society. It's just that we have to give them opportunities. We have to give them the means on how they can share their wisdom to us. Eh, ang problema, may mga societies, ang mga matatanda, imbis na tinatanong sa mga wisdom, eh kinukulong. Tinatabi, iniitsapwera. Hindi dapat. Alright? Now, let's move on to the emotional component of old age. Ang sikat na theory dyan, yung socio-emotional selectivity theory, also known as SST. Anong ibig sabihin ng SST? Basahin nyo, i-zoom in natin. Basically, ang sinasabi lang naman ng SST is ang mga matatanda, knowing the fact na konti na lang ang oras nila sa mundo, they are now investing they are now savoring, ninanamnam na nila yung mga existing relationships nila. They are going after relationships that will give them immediate pleasure. Bakit immediate? Mahalaga yung immediate kasi alam nila, sandali na lang sila sa buhay. So, yung natitira nilang oras, yung natitira nilang psychological resources, gagamitin na lang nila sa mga tao na set na yung relationship nila with those people. Kaya napansin nyo, no? Sabi nga dito, investment in new relationships less likely. This explains why bibihira ang mga matatanda na gagawa ng social media para makamit ng mga new friends. Bihira yan eh. Diba? Yung gagawa siya ng Facebook profile, gagawa siya ng bagong IG para lang makamit ng mga bagong kaibigan or mga matatanda na nagdi-dating app pa, it doesn't make sense anymore given the structure of their life. Konti na nga lang yung oras nila, what's the point? Kung bakit pa sila mag-re-risk to establish new relationships with new people? Eh baka masaktan lang sila dyan. Rather, ano na lang gagawin nila? Doon na lang sila sa mga existing relationships nila. Yun na lang yung nanamnamin nila. Yun yung ibig sabihin ng savor. At sino itong mga tao na to? That are more likely to satisfy, more likely to give them immediate pleasure, immediate emotional pleasure, syempre, nandyan yung pamilya. Kaya sa mga matatanda, ang pinakagusto nilang kasama lagi, yung mga kapamilya nila. For them, quality time matters the most. Kaya ang isang application dito, kung meron kayong matatanda sa bahay, alam nyo na kung paano sila pasayahin. You spend more time with them, converse with them, show them affection, show them warmth, because it matters a lot to them. Huwag nyong iisipin na hindi naman sila humihingi ng oras, therefore, hindi nyo nabibigyan. Hindi naman sila humihingi ng affection, therefore, hindi nyo na papakitaan ng affection. Kasi ang karamihan ng mga matatanda, ang iniisip nila, ayaw nilang makastorbo, ayaw nilang maging burden. Karamihan sa kanila mahihiyain na mag-demand, napansinin mo sila. Diba? Pero hindi ibig sabihin no, na hindi sila humihingi, hindi nila kailangan. Nahihiya lang yan humingi. E narinig mo tong lecture na to. So ano pwede mong gawin? Kahit hindi sila humihingi, dahil alam mo na nagmamatter sa kanila yung oras with their family members, ikaw na mismo mag-initiate. Ikaw na mag-initiate na lumabas kayo. Ikaw na mag-initiate na mamasyal kayo. Ikaw na mag-initiate na sabay kayo mag-lunch, sabay kayo mag-dinner. By doing that, pinapataas mo yung well-being ng matanda na kasama mo sa bahay. Yun. In connection to this also explains why
ang isang reason for depression among people in old age, yung tinatawag na emptiness syndrome. Ito yung nararamdaman nila when namimiss nila yung mga anak nila sa bahay. It used to be the home, puro ingay. Puro nagtatakbuhang mga anak nila. Puro kalat ng mga anak nila. Dati galit na galit sila sa ingay at kalat, pero ngayon namimiss nila yung ingay at kalat. Eh ang tanong, nasaan na yung mga anak na nag-iingay at nagkakalat dati? May mga kanya-kanya ng mga pamilya. Tapos malalayo pa yung mga bahay doon sa magulang, most likely, mapifeel nila yung empty nest syndrome. Walang lamang pugad. They become depressed, they become sad, they become sentimental. Oh. Kaya para ma-avoid yung emptiness na yan, going back to what I've said, oh, dahil hinahanap-hanap lagi nila yung interaction with their special someones via the SST, Socio-Emotional Selectivity Theory, anong gagawin? Bisitahin mo pa rin yung mga magulang mo kahit busy ka. Let's make time to make our parents, aging parents, happy by spending quality time with them para hindi sila nadidepress. Alright? Next, syempre may comment din si Eric Erickson about old age. Anong pangalan ng stage niya para sa mga taong nasa old age? Integrity versus despair. So meron tong dichotomy. Ang mga matatanda, pwede silang mag-fall under integrity. May mga matatanda under despair. So what makes an old person fall under integrity or despair? Pag-usapan natin yan. The main psychological process that happens here according to Erickson is life review. Ang mga matatanda during old age, according to Erickson, nagla-life review. They look back in their past and they analyze their life whether or not they have lived a good life. Ganyan yan. So kapag nakakita ka ng matanda na nakatulala, may iniisip, most likely, nagla-life review yan. For those of you interested in the concept of life review, i-zoom in natin, this is a good article to read para mas makilala nyo yung konsepto ng life review at anong epekto niyan sa psychology ng matanda. Alright, so majority of their time, they spend it for life review, iniisip nila kung paano ba sila naging o paano ba sila namuhay during their younger years. Kaya ang isang application dito, knowing the concept of life review, now we know. May isa na naman tayong paraan kung paano magpasaya ng matanda, which is, kung kakausapin mo ang isang matanda, ano ang dapat topic ninyo yung nakaraan niya. Yan, pakinggan mo yung mga kwento niya tungkol sa sarili niya, tungkol sa buhay niya, ang taas ng well-being niyan. Gusto nila ng kausap, gusto nila ng makikinig sa kanila kung paano sila namuhay. Yan. So ano yung number one, paano magpasaya ng matanda? Spend time with them. Number two, turuan mo sila o tulungan mo sila sa pagla-life review nila. Yun lang, pag gagawin mo to, make sure wala kang lakad. Kasi pag may lakad ka, eh mahina ang isang oras kapag kinausap mo ang matanda. Diba? Eh kasi ano siya eh, 96 years old eh. Eh ang kwento niya, magsisimula ng 3 years old siya. So matagal na kwento yan. Diba? So wag mong itaon yan na may lakad ka. Dapat free yung oras mo, free yung araw mo kapag makikipagkwentuhan ka sa isang matanda. Gets nyo? Ngayon, i-connect na natin yung life review sa stage ni Eric Erickson. What will determine whether an old person will be under integrity or will be under despair? Anong ibig sabihin ng integrity? Yung matanda, na feel niya na satisfied siya sa buhay niya. Na-conclude niya based on his life review na meron siyang life well lived. Wala siyang regrets. Okay na siyang mawala. Goods na siya sa buhay. Satisfied na siya. On the other hand, ang mga matatanda na magfo-fall under despair, nako, ito yung mga matatanda na ang feeling nila, they have not done their best, they have not lived their life to the fullest, ang dami-dami nilang mga regret sa buhay. So yan yung dalawang possible outcome ng pagla-life review ng isang matanda. Diba? So yung mga matatanda na nasa integrity, syempre ito yung related sa mental health. If an old person falls under integrity, most likely maganda ang mental health niyan. Feeling niya mission accomplished na siya. Confident siya na kapag namatay siya and he meets God, he meets Jesus, he or she is confident, ito ang sasabihin ni Kristo sa kanya. Well done, my good and faithful servant. O, diba? Kapag ganyan ang perspective ng matanda sa pagla-life review niya, maganda ang well-being niyan. Imagine niyo na lang yung opposite.
Yung matanda na nag-life review, ang dami-dami niyang regret sa buhay, nako, ito yung mga matatanda na nagiging prone sa death anxiety. Feeling nila hindi pa sila ready mawala. Ang dami pa nilang unfulfilled dreams. Pwede ba i-pause mo na yung time? Pwede bang bumalik sa time? Gagawin ko yung mga gusto kong gawin? I-undo ko yung mga regrets ko in the past? Yun nga lang ang bad news. Ang sagot, hindi na pwede. And when they realize that, gusto nilang bumalik pero hindi na pwede, yun. Doon lumalabas yung death anxiety, which can impair their mental health. Nagiging isang cause din to ng depression in old age. So between the two, syempre, obviously, gusto mo ang matanda nandoon sa integrity rather than despair. Ang tanong, according to research, ano ba yung most likely kapag ang isang matanda meron nito, meron nitong variable na to, mapupunta siya sa integrity than despair? Very interesting, isa sa mga psychological variables na yan would be spirituality. Mas spiritual ang matanda, mas tumataas yung chance na napupunta siya sa integrity. Actually, ang framework dyan, meron kang mediating variable, no? So, yung unang variable mo, life review, dadaan yan sa spirituality, ang outcome niyan is integrity. Ang tanong, anong meron sa spirituality, bakit kapag ang matanda, highly spiritual, most likely, nandoon siya sa integrity? Ano ang specific function ng spirituality? Pinapababa niya yung regrets ng matanda. Diba? If you want to read more about this, no, you can just download these articles and read on your own. Spirituality and Aging Well. Ito, it's also a good study to read on para malaman nyo yung connection ng spirituality sa aging. Pero ang bottom line, anong meron sa spirituality, pinapababa niya yung regrets ng mga matatanda. So kapag ang isang matanda nag-life review, tapos nakita niya yung mga pagkakamali niya, na-realize niya yung mga shortcomings niya, na-realize niya yung mga taong sinaktan niya in the past, pero mataas ang spirituality niya, maiisip niya yung Romans 8:28. And we know that God works all things together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. So mag-iiba yung interpretation niya sa mga shortcomings niya in the past. Kung a-applyin mo ng Romans 8:28 yon, anong sasabihin ng matanda sa sarili niya? Huwag ko nang problemahin na nangyari yung mga masasamang bagay na yon. After all, kaya nangyari yung mga masasamang bagay na yon, God has a reason. He has a purpose why those things happen, and those purposes, yung outcome nun, I'm sure, magaganda. So, huwag ko nang problemahin. Huwag na ako maging bitter na binasted ako ng high school na nililigawan ko. Huwag na ako mabad trip na hindi ako nakuha sa basketball team nung nag-try out ako. Huwag na ako ma-feel bad na hindi ako tumuloy sa Amerika at na mag-migrate para doon na lang ako magtrabaho. Kasi lahat yon, hindi natuloy yon. Kasi ang Diyos merong better purpose for me. And looking back, I can see the good purposes of the Lord. Kaya hindi natuloy yung pag-a-America ko. Yun. Kung nag-America ako, siguro hindi ko na-meet yung asawa ko. Kung nag-America ako, siguro hindi ako nakapag-preach ng gospel. Diba? Kapag ganun yung pananaw ng matanda, ganun niya ini-interpret yung mga regrets niya na mawawala talaga yan. And what makes that possible is spiritual ideas like this. Diba? Ang isa pang nagpapababa ng regret sa matandang mataas ang spirituality is the doctrine of forgiveness in Christian spirituality. Ano sinasabi ng doctrine of forgiveness? If you love God, if you are with God, lahat ng masasamang ginagawa mo, you ask forgiveness from God. If you're sincere, God will forgive your sins. 1 John 1:9 yan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So kapag nag-life review yung matanda, naalala niya yung mga kasalanan niya in the past. May sinaktan siya, may ninakawan siya, may niloko siya. Pero naalala niya na he or she is forgiven kasi matagal lang niyang hiningi ng tawad yun sa Diyos, mawawala yung guilt niya. Mawawala yung regrets niya na ginawa pa niya yun. Because he or she is already forgiven by God, washed by the precious blood of Jesus Christ. Nagigets nyo? O kaya, most likely, kapag ganyan mag-isip ang matanda, mapupunta talaga yan sa integrity. And not to mention, huwag natin kalimutan yung death anxiety, ang spirituality, pampababa rin yan ng death anxiety.
Studies show, for example, in this article, ang mga matatanda na mataas ang spirituality, close kay God, laging iniisip yung mga spiritual ideas, mababa ang death anxiety. Ang tanong, bakit? Nakasulat yan sa article, pero sabihin ko na lang din. Anong meron sa Christian spirituality na pinapababa niya yung death anxiety? You frame the idea of death in a positive way. Kasi sa kultura natin, ang framing natin sa death, very negative. It's the end of everything, it's very dark, so on and so forth. Pero kapag Kristiyano ka, the Christian doctrines will really change the way you see death. Very positive ang picture ng death in Christianity. Like for example, Christianity will teach you that death is a part of life and it's not even a permanent thing. Hindi naman talagang totoo na mamamatay ka. You will just change location if you're a Christian. Diba? Mawawala lang yung katawan mo sa mundo, pero yung soul mo, which is yun naman talaga yung ikaw, hindi yung katawan mo, mapupunta sa area or sa place where God is currently at. Nagigets nyo? So it's not really annihilation. Hindi ka totally mawawala. You will just change location from life to afterlife. Number two, death is just temporary. Although ang katawan mo namatay, buhay pa rin yung soul mo. At yung soul mo, during the second coming, after all these things, one day, magkakaroon ka ng glorified body. As being taught by the Apostle Paul in some of his letters. O, diba? So, temporary state lang na wala kang katawan. Magkakaroon ka naman ng glorified body in the future. And number three, afterlife is better. Kaya in the Christian perspective, kapag may namamatay, in a way, yes, we are sad, but a large part of us must be happy, must be rejoicing. Because this person who died, who is in Christ, is in a much better place compared to where we are right now. Tayo mga buhay pa, mai-stress pa tayo, matatrapik pa tayo, sisingilin pa tayo ng mga bangko sa mga utang natin monthly, babayad pa tayo ng electric bill. Pero yung mga taong namatay na, and they are in Christ, wala na silang bill na babayaran. Wala nang traffic sa langit. Lahat ng nararanasan nila currently, puro positive na lang because they are now in the company of the all perfect and good God. Nagigets nyo? So kapag ganyan ang tingin nyo sa death, very positive, talagang bababa yung death anxiety mo. To the point, sobrang baba ng death anxiety mo, may mga matatanda, talagang excited pang mamatay. Excited pa na move on sa next life. Nagigets nyo? Oh. Some examples of teachings, Christian teachings na fine-frame yung death in a positive way, syempre yung John 3:16. Ano sinasabi ng John 3:16? Hindi ka naman talaga mamamatay. Because you are in Christ. You have accepted God in your life. You are an eternal being. That whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ang sabi sa 1 Corinthians, for our light and momentary affliction is producing for us an eternal weight of glory that is beyond comparison. Magkakaroon ka ng glory in the future. May rewards ka in heaven. When you suffer here on earth and you are in Christ. Kapag nagsasuffer ka dito and then nasustain mo yung Christianity mo, hindi ka bumitaw, nagtiwala ka lang sa Diyos, meron kang eternal glory na matatanggap later. Siyempre, walang tatalo sa sinabi ni Kristo, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, yet shall he live. And whoever lives and believes in me shall never die. Nagigets nyo, kapag ganyan ang tingin nyo sa death, talagang bababa ang death anxiety. At nangyayari yan kapag mataas ang spirituality ng matanda. And last one, let's move on to the social dimension. Ano nangyayari? Ang isang ingredient na mahalaga kapag matanda na ang tao na dapat meron siya para masustain yung quality of life is social engagement. In the literature, ang isa pang term dyan is connectedness. Ibig sabihin, this is the frequency of their interactions with people that they care about. Nagpapataas ng well-being nila yan. Lagi nilang kasama yung mga anak nila, lagi nilang kasama, nakakausap yung mga apo nila. Meron pa silang time to meet their friends who are still alive and they have quality time. Nagkakape pa sa McDo, naglalakad-lakad pa sa SM, mga malalaking bagay yan. The higher the social engagement, the higher the connectedness of these old people, mas nasusustain nila yung well-being nila. Kaya in connection to this, you can only imagine how about those old people na walang mga pamilya, walang connectedness, nandoon na lang sila sa mga nursing homes.
That explains why in some countries, mataas ang depression among people who are old. Lalong-lalo na yung mga nakakulong sa nursing homes. Kasi wala na silang connectedness doon. Hindi na sila masyadong binibisita ng mga pamilya nila. We are so blessed na yung kultura natin as Filipinos hindi ganyan eh. Although merong mga nursing homes sa Pilipinas, pero hindi siya norm na kapag yung mga magulang natin tatanda, ilalagay natin sila doon. That is unthinkable in the Filipino culture. In our culture, what do we think about? Pagtanda ni mama, pagtanda ni papa, ako mag-aalaga sa kanila. Diba? Mag-move around yan sa mga bahay ng mga magkakapatid hanggang sa kunin sila ni Lord. Ganun ang Filipino culture. Oh, kaya in connection to that, no, marami mga matatanda sa Pilipinas, in fairness, nasusustain nila yung connectedness nila, which is good for their mental health. Bottom line, kahit matanda na ang tao, hindi dapat nag-a-isolate from interactions. Remember, we are social beings. Ano sabi ng Genesis? It is not good for a man to be alone. Lalong-lalo na sa pagtanda. Sana wag tayong tumanda mag-isa. Kahit matanda na tayo, imbis na magtago tayo sa mga kwarto natin, mag-ugoy-ugoy na lang tayo sa loob ng kwarto, maghanap tayo ng mga daily interactions with people that we love. At marami namang sources yan. Diba? Nandyan ang pamilya. Nandyan yung mga kaibigan mong buhay pa. Nandyan yung mga ka-churchmate mo. At syempre, nandyan din ang community. Mahalaga din yung mga program ni mayor. Mahalaga din yung mga programa ni chairman para sa mga matatanda. Diba? Ang idea nito is kahit matanda ka na, you need to sustain your connectedness with other people. Alright? So in summary, ano sabi ko? Ano ang tanong na sasagutin natin? Paano magkaroon ng successful aging? How do you sustain the quality of life? Kahit matanda ka na, yan ang sagot, numbers 1 to 4. Keep the body active and healthy. Be intellectually active. Maintain healthy spirituality. Stay connected with people that you love. And take note, yung numbers 1 to 4 na yan, dapat sinisimulan yan during younger years. Uulit-ulitin ko yan, mahalaga. Hindi yung kung kailan ka nag 65th birthday, dyan mo palang gagawin yung numbers 1 to 4. This must be considered as a lifestyle. So, ibig sabihin nito, ang paghahanda sa mabuting pagtanda nagsisimula sa pagkabata. Hindi yung kung kailan ka matanda, dyan mo palang gagawin yan. It's already late. So for those of you who are still young, wala pa kayo sa old age, and you want to prepare for your old age, the best time to prepare for it is now by doing this four. Alright? So yan ang lesson natin on old age. Sana marami kayong natutunan. Nakatulong sa pagre-review for the board exam. Sir Howard here. Kung may mga comments kayo or suggestions or some other ideas you want to share, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Hanggang sa susunod na lecture, God bless everyone. Bye-bye.